Ngayon ay narito na naman tayo sa ating mga lutong bahay. So ang lulutuin natin ngayon ay ang pangkaraniwang ulam, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Ito ay ang paksiw na bangus. So itong bangus na ito ay madali lang. So paborito ng aking asawa. And then, ang ating mga sangkap na gagamitin ay siyempre, hindi mawawala ang bagus. Ang ating bawang, luya, kamatis, sibuyas, sili, at ang magic ng sarap. Meron tayong 1 cup of vinegar. So, bali ito yung sukang Iloko, kaya medyo dark ang kulay niya, parang toyo. And then, salt and pepper. Lagyan din natin ng water, 2 cups, and about 1 cup of brown sugar. And then also, para meron din tayong veggies, so lalagyan natin ng eggplant and ampalaya. So naka-prepare na yung tubig at asin para kapag kagayat ko ng ampalaya, soak ko siya doon and then lamasin ng konti and then i-wash ulit para mawala ang pait. So yun ang sabi ng mga oldies. So subukan natin kung talagang mawawala ang pait. So ngayon, pagluluto nito, napakasimple lang. Gagawin natin, pagsasama-samahin lang natin lahat ng ingredients. So i-prepare na natin lahat. So una, ilagay muna natin ang ating mga sangkap. So bawang, luya, i-steep lang natin ang pantay para maganda, sibuyas and kamatis. So itong sili sa ibabaw na natin ilagay. Maglalagay natin ang gulay, itong eggplant, kalahati. So lagyan natin parang sa pinba. So lagyan natin ng konti sa ilalim and then ito rin yung palaya, lagyan din natin sa ilalim para mag-distribute ng maganda. Tsaka natin ilalagay ang ating bangus. Ayan. Tapos ilagay ulit natin sa ibabaw yung mga naturang gulay. Palaya, talong. Tapos lagay na rin natin itong sili. Ang gagawin natin, lagay muna natin itong tubig. Tapos itong suka at saka sukal, haluin na natin. So haluin natin siya. So kailangan matunaw yung asukal dito para maging even yung distribution ng lasa. So, kasi sa Pinas, yung gusto ko yung nag-aago yung asin, tamis at konting alat. So pwede na rin natin ihalo ito dito. Yung black salt and pepper. Ayan. Saka natin ibubuhos yung suka, sukal, asin, and paminta. So ito na, so sasalang na natin siya hanggang sa maluto. Kapag kumukulo na, saka natin siya tatakpan. So iluto natin siya sa medium heat.
So ngayon ay kumukulo na ang ating pinaksiw. So tatakpan na natin siya para mas mabilis maluto, para ma-steam ang mga gulay and also ang bangus. So takpan na natin. So tingnan lang natin ulit, baka mamaya baka sakaling matutuyo ang sabaw. So yan. Oh, hanggang sa maluto na siya. So yan na ang ating pinaksiw na bangus. So luto na siya. Luto na rin ang mga gulay. So patayin na natin ang ating stove. So, ready to serve na ang ating pinaksiw na bangus. So eto na siya. So mabilis lang ang pagluluto ng pinaksiw. Sama-sama lang. Tapos pag kumulo na, takpan mo. Napakabilis lang ito eh. So okay guys, kung nagustuhan ninyo ang video na ito, please invite your friends, subscribe, like, share, and ring the bell. Thank you! Bye!